guys, so I look trashy. Anyways, hi guys, welcome back to my channel and if you're new here, hello, I am Nabsulibit. So for today's video, I'm gonna do my makeup using my fingers only. Kung gusto niyo makita ko anong kalalabasan ng makeup ko using my fingers only, then still to the end. Stay to the end of the video. Bye! I already moisturized my face using my moisturizer and we're gonna move on to foundation kasi nawawala ang aking primer. Nawawala yung primer ko. So, yun, nalagay ko na siya sa forehead ko. Para sa akin, okay lang naman siguro gumamit ng fingers para sa foundation. Pag nagmamadali ka na or something. Pero, yun nga lang, hindi ka sure kung maganda ba yung kalalabasan. And then, ikakalat ko na siya. Kalat talaga. Using my fingers. Ayun nga lang yung problema nito guys. Pag fingers yung ginamit mo, ang messy na tingnan. Umitim nga pala ako guys, kaya parang hindi pantay yung foundation sa face ko ngayon. I'm so sorry. Kasi nag-swimming kami. Kasi nga, summer pa. Summer ko pa, diba? Ayan, wait lang. Ayun, diba? Kamusta naman? Habang nilalagay ko yung foundation ko, napapansin ko na, ayun, nakikita nyo, parang nakikita yung trace ng finger. Hindi naman yung trace, pero yung, alam mo yun, may, kumbaga, kung sa brush, may brush strokes. Dito may strokes din ng fingers ko. And blend ko lang siya dito. Hindi ko nalagyan yung neck ko kasi, you know, hashtag tagtipid. Ayan. Ayan, so okay na siya. Yung foundation na din yung gagawin kong concealer kasi wala na. I also use the same foundation para mag-lighten up siya. Ayan, tinan nyo naman, diba? At saka maging eye primer na rin mamaya for our eyeshadow. Look at the difference, guys. Diba? So, ayan. Yun nga. I also use my foundation as concealer and tingnan natin kung mag-tree siya. Hopefully, sana hindi. Kasi feeling ko hindi naman yun sa pag-apply mo. Nasa formula naman yata yun ang ginamit mong concealer or foundation. Ayan, guys. Nag-lighten up na siya. Okay. So far, so good naman yung paggamit ko ng fingers sa pag-apply ng foundation. Foundation? Foundation ng concealer. Okay. Now, we're gonna move on to powder, and ang powder na meron ako dito is pressed powder. Ayan, pressed powder. So, I'm not sure kung paano ito mag-work. Pero we're gonna try. Lalagay ko muna siya dito sa may under eyes ko para maset ko yung nilagay kong foundation. So, this powder is gonna mattify our face kasi this is the Fit Me powder. Ayan. By the way, the makeup products that the makeup products that I'm gonna, so yung mga gagamitin ko Tagalog na lang, no. So yung mga gagamitin ko makeup products, lalagay ko sila lahat sa description box below. So I'm gonna use na lang free para kumalat naman sa buong face mo. Ang baboy na ito, guys. Ang baboy. But it's working. Mababoy nga ya. Definitely, using my fingers for applying powder, pressed powder is gonna take a while. God, nakakapagod to. Okay, so I am done with my powder and I can say na nalagyan ko na muna siya lahat kaso it takes time. It takes time. Ang tagal niya guys, kasi tatlong fingers na yung ginamit ko, pero ang tagal niya pa din, kasi tinan nyo, syempre ang laki ng mukha ko, diba? O, tatlong daliri lang yan. Ayun, hindi siya advisable. Hindi advisable na gumamit ka ng fingers sa pag-powder, kaya nga may kasama sponge. So, I'm done with my base. Ngayon, we're gonna move on to my eyes. And hindi ako sure kung gagamit pa ako ng fingers ko pag-apply ng eyebrows. Pero sige na nga, na-try natin. So,
aanoin na natin to, kakaready na natin to. Gagamitin ko na lang din yung fingers ko pag-apply ng pangkilay. Sana naman, no? Mag-work. Anyways, I'm using my Morphe palette. Gagamitin ko yung pinaka-dark na brown or dark or close to black na siya. Ayan. I'm gonna use it to apply. May lamok pa. Nakita niyo ba? Ayan. Suklayin mo natin siya gamit ang finger. Sorry kung hindi ako nakatingin sa inyo kasi titit ako yung sarili ko sa ano. Nasuklay ko na siya. In fairness, na ang gagamitin ko lang is yung pinky ko since ito yung pinakamaliit. Tsaka para naman hindi maging sabog, no? Wish me luck. Oh my God! Ayun na, may kumalat na nga ba? Okay, magaya. Lininisin natin yan mamaya. Ang hirap! Ang hirap! Gagamitin ko na nga na to para accurate. Wow, accurate. Oh my God! Anyways, at least na-feeling niya na yung butas, di ba? Wait lang, last one. Ang galat niya, guys, lumalag pa siya sa kilay. Ayan, oh. Kamusta naman? Ay, ba't ba wala kang magawang matinaw sa buhay ko? Rock and roll, dude! Okay, anyways, gagawin ko na rin siya sa kabila. Hindi ko na kaya, yan na yung pinaka-the-best na kaya ko. Unti lang dito, unti. Para may faded effect. Wow! Faded effect! Beauty mo naman, no? Okay, sa kabila naman. Ang pangit! Mukha kong tanga. Diyos ko, Lord. Uy! Ano yan? Oh my God! What happened? Oh no! Ang pangit! Okay. Ah! Ano ba yan? Kaganyan. Okay, anyways. Never mind. Okay, anyways. We're gonna move on na sa eyeshadow. Ito naman sana maging successful kasi marami naman nag-eyeshadow gamit yung fingers lang nila. And ngayon, mag-one-tone lang tayo para naman safe, no? Okay, safe tayo ngayon, guys. Anong magandang gamitin na color? Ito na lang. Yan. Para medyo maroon. Nalagay lang natin siya sa buong eyelids. Wow! Ang problema nga lang, hindi ko siya ma-blend ng maayos dahil fingers lang gamit ko. Okay, lalagay ko rin sa kabila. Ang kalat na, guys. Ang kalat na. Yung kilay ko ang pangit. Ang kalat din ang mata ko. Ano ba naman? Para lang tanga. Tapos ngayon, lalagay tayo ng shimmer sa gitna para naman may onting effect ng taray. Okay, anyways, ito gagamitin ko. Color. Lagay ko lang siya sa gitna. Wowie! Wow! Incredible! Okay, ayan. So, amazing. Mukha ng tayong tanga. And then, hindi na tayo mag-eyeliner kasi ang hirap naman nun, guys. Mag-eyeliner ako gamit kamay ko. Pero ngayon, mandadaya tayo kasi gagamit tayo ng curler kasi hindi ko naman mag-curl yung eyelashes ko ng daliri ko lang, diba? Baka naman maputol yan, diba? Hayaan nyo na. Ito lang naman yung dadayain ko, diba? Lahat yan. Tignan naman yung kilay ko. Walang spoolie, walang blend. Hindi ko yung denaya kasi gusto nyo yun, diba? Gusto nyo yan. Charot ako lang gusto. Dinami ko pa kayo. Dami. Charan! Pangit talaga. Pangit na kilay ko. Mukha akong beast. Pangit ng kilay ko. Anyways, ayun, naglagay na ako ng mascara. Look at the difference. May difference ba? Okay, so ito na yung hard part. Magbo-bronzer tayo. Amazing. Guys, ang pangit ng itsura ko. Ano ba naman yan? Okay, so gagamitin ko yung Ever Bilena na bronzer. Feeling ko yung bronzer natin magiging contour. Okay, anyway, so lagay ko siya dito.
fairness. Uy, tinan nyo. Amazing. Para lang ako nagtututbrush ng ano ko dito. Ayan, naging contour na nga siya. Bronzer pa ba yan? Ha, tutingin nyo. Comment down below. Angelina Jolie. Blend. Ano, what do you think? Wait, lagay tayo sa forehead. Unting-unti lang. Ano ba naman yan? Ang dami naman. Wait lang. Tsaka i-blend natin yan. Huwag niyo muna ako i-judge. I-blend natin yan, okay? Boom! Panis! Ano ba nakaisip nitong daliri na to? Sino ba kasi nagsabi na mag-makeup ako gamit daliri? Ha? Sino ba nagsabi? Ayun, mag-nose line tayo. Ito naman gagamitin kong daliri. Ang dumi-dumi. Ang dumi-dumi na! Okay, tapos na tayo sa nose line. Wait lang, nagdagan ko pa ba? Pak na ma. Mas pak pa yung paggawa ko ng nose line ko ngayon gamit fingers kaysa paggamit ako ng brush. Ayan na, patapos na tayo at mukha na akong basura ngayon. Gagamit na tayo ng blush. So, the blush that I will be using is from Shiseido. My favorite blush at the moment. Okay, anyways, nalagay ko na siya sa cheeks. Ito, madali lang maglagay ng blush sa cheeks pag tik-tint. Pag cheek-tint yung ginagamit. Pero pag powder kasi, syempre madalas, kailangan mo ng blush. Kung ayaw mo mangyari yung tulad ng ganito na sobrang, ayun o, ang kapal niya. Hindi nyo siya kikita, pero ayun ang kapal niyo. Oh, diba? So cute. Ayan, may pagtawid sa ilong na nagaganap sa ating blush ngayon. Pulang-pula na yung mukha ko para akong... Okay, last step! Lipstick na tayo, guys. Oh my God! Oh my God! Lipstick na. And gagamit pa rin ako ng daliri. Pero wait lang naman. Sobrang dumi na ng daliri ko. Halo-halo na makeup yan. Tapin yan. Kala ko ba pang paganda yung makeup? Ano nangyari? Okay, anyways. Ayan na. Sige na, mag-lipstick na tayo. Ang dami nating drama dito. Hindi ko alam kung ako lang ba nakakita nito or nakikita nyo rin to sa mga may lamok or nakikita nyo rin to sa mga matatanda. Alam nyo yung ginagato nila yung lipstick tapos tsaka nila nilalagay sa lips nila. Ayan, ganun ang gagawin natin ngayon. Tingnan natin kung makukuha niya yung kulay ng lipstick. So isa-swatch ko sa inyo yung color ng lipstick. Yan yung color niya, guys. Ito yung nasa pinakataas. Yan yung color niya. Kakulay na ba? Dagdagan pa natin. Pakababoy! Yan, kakulay niya na. So, this is the final look in. Challenge! So this is the final look. Charen! Ayan, so, wait lang. Before I end this video, I just wanna give my thoughts. This video was a challenge for me. Kasi, hindi naman, alam nyo yun, hindi naman tayo nag-a-apply na makeup using fingers lang. Depende siguro kung ano makeup yung i-apply nyo. Pero most of the time, meron tayong mga gamit na brushes or sponge. And may mga applicator na kasama and stuff like that. Pero for me, I can say na merong mga makeup na pwede mong i-apply using your fingers lang. Meron din mga makeup na hindi mo siya, I mean, you can apply it, pero hindi siya, hindi magiging maganda yung finish niya. Like, wala, nasa labas ka, and may dala kang foundation, tapos wala kang sponge, or wala kang brush na dala. I mean, liquid foundation na. There are foundations na you can apply sa face mo using your fingers, kasi meron naman mga foundation na maganda yung formula, so hindi siya necessarily na pagka may sponge. Alam nyo yun, basta, do you get the point? I mean,
halimbawa, like itong fit me, maganda siya i-apply sa face kahit na fingers lang yung ginamit ko. And as you can see, diba, nagamit ko pa siya as concealer sa face ko. And ayan, as of the moment, hindi pa naman siya nagki-crease since nag-sinat ko na siya ng powder. Ayun, when it comes to the powder, hindi ko siya ma-advise na gamitin mo yung fingers mo. Except kung loose powder yung gagamitin mo kasi syempre pwede nyo ganyan, tapos ganun-ganun, diba? Ganun-ganun tayo yung high school, ganun ginagawa natin pag apply ng loose powder. Pero pag pressed powder, hindi ko siya ma-advise talaga kasi sobrang tagal. Matagal mo siyang ma-apply sa buong face mo, lalo na kahit gamit mo pa yung tatlong ano mo, matagal talaga siya since mahirap siyang ikalat sa face mo, ganyan. So, after the powder, next is yung eyebrows. Ayan, Diyos ko, halata naman na hindi ko siya mare-recommend kasi ang pangit. At saka, hindi talaga guys eh, hindi niya talaga siya maha-ano. Kaya nga, may mga pangkilay na pencil para pag on the go ka, ilalagay mo na siya ganyan. Pero pag powder, hindi mo... No. Okay, sa eyeshadow, okay siguro siya kapag ka... Okay siya, kaso hindi mo siya mabublend. Hindi mo mabublend yung edges niya. So, magmumukha talaga siyang, ayun, ang harsh niyang tingnan. And, kailangan nyo ng talent. Kung malalagay kayo ng eyeshadow sa eyes nyo para makontrol nyo siya. Kasi ang hirap din niyang i-control since, alam nyo yun, it's everywhere. Ayun, sa mascara, hindi nyo talaga siya malalagay ng my fingers. My gosh, pati yung eyeliner, Diyos ko. No. Kailangan yun talaga, guys. Kailangan, syempre, I mean, common sense na lang. Obvious naman siguro na kailangan ng applicator para sa mga ganung bagay. Ayan, and then ano pa ba? Yung bronzer. Siguro depende sa bronzer na gagamitin mo, pero sa akin okay naman siya as long as mabiblend mo siya nang maigi. Hindi naman siya nagmukhang putik sa mukha ko, 'di ba? Ayan, di na-blend naman siya nang maayos. Ayan. Ang disadvantage din ng bronzer pag pag ginamit mo siya ng fingers, siyempre, mag-brown din yung fingers mo, so, mukhang madumi, diba? Kailangan mo talaga siyang hugasan. At saka, ewan ko, wala naman sigurong time na kakailangan ninyong gumamit ng daliri, diba? Sa, pagdating naman sa nose line, gamit yung bronzer, okay naman siya. Kasi mabiblend mo naman din siya ng maayos. Ayan. At saka, ang maganda rin pag nose line, kontrolado mo rin kung saan mapupunta since kamay mo yan, ganyan. Pero pag beginner ka nga eh, siguro mas maganda nga na gamitin mo rin yung fingers mo pang nose line. Diba? Kasi it looks okay. For me, it looks okay. And then, ayun, sa blush naman, kung powder yung gagamitin mo, okay siya, pero ang kapal, hindi mo siya mabiblend ng maayos. I mean, tsatsagain mo talaga siya para mablend mo siya ng maayos. Pero pag cheek tint or mga liquid na tint yung gagamitin mo, or may... Merong liquid na blush, yung alam ko meron kasi meron ako galing sa bench, ayun, yun madali, yun talaga guys, kailangan talaga ng fingers yung gagamitin mo pang blend. And last but not the least, ito, yung lipstick ko, ayan, nude lang siya. Hindi naman, ewan ko kung bakit kailangan pa daliriin yung lipstick. I mean, di ba, pwede mo naman siya i-apply directly, pero siguro may, kaya siya ginaganon. Pero kaya nila ginagamitan pa ng fingers yung lipstick nila, kasi baka hindi sa kanila yon, kaya ayaw nila i-apply directly sa lips nila, ganyan. And katulad nung sa mga pag-makeup artist, ewan ko, nakikita ko na yun sa iba, pag mga makeup artist, di ba, gumagamit sila ng brush sa lipstick para hindi nga naman directly na yung lipstick ano sa lips mo. Ano ba yan? Hindi ko na, sana naiintindihan nyo ako kasi, oh my god, nasasabog ako ngayon. So, all in all, I think it's a success and a fail at the same time. Kasi, I mean, yung base, okay siya, yung lipstick, okay siya, pero yung eyes ko talaga, ang pangat talaga, guys. I admit, mukha talaga akong beast. Tingnan nyo naman yung kilay ko, diba? So, paano ko gagawa ng thumbnail na ganito yung itsura ko? So, thank you so much for watching. Please don't forget to give this video a like and comment down below your suggestions, recommendations, and your comments, and kung ano pang gusto nyong gawin kong videos in the future, challenge man, mapareview ng makeup product, or something, Kimberly Eklabu channel, and boom boom. And by the way, if you haven't watched my last video, ilalagay ko siya dyan, or sa description box below. Again, thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye!